Samantala, iginagalang ng Malacañang ang pagbibigay alerto ng Embahada ng Estados Unidos sa mga mamamayan nito sa bansa. Kasunod ng intelligence report sa planong pagpapasabog sa Metro Manila, ito ang balita ni Jerry Alcantara. Ipinahayag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr. na may karapatan ang Estados Unidos o anumang foreign embassy na mag-issue ng gusto nilang ipayo sa kanilang mga mamamayang nananatili sa ating teritoryo. Kaugnay ito ng alertong inilabas ng Embahada ng Estados Unidos tungkol sa planong pagpapasabog sa Metro Manila ng mga terorista. Yung foreign embassy advisory ay independent at hiwalay na inisiyatiba ng kahit anong bansa. Mm-hmm. At wala rin naman tayong karapatan na panghimasukan yun dahil prerogative nila yun. Uh-huh. They have sovereignty unto themselves at ginagalang din naman natin yan. Isinalaysay ni Coloma ang obserbasyon ni Department of Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. na sa Pilipinas lang umano inilalathala ng media ang paglalabas ng mga foreign embassy ng advisory sa kanilang mga mamamayan, gayong isa itong internal matter. Iniulat ng PCOO Secretary na sa ngayon ay kumikilos ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense upang tugunan ang nasabing report. Pero para sa atin po, minomonitor lang po natin lahat ng mga kaganapan na yan dahil nais nating mapanatili yung seguridad, nais po nating mailayo ang mga mamamayan natin at lahat ng mga individual na kumikilos sa loob ng ating teritoryo, nais natin po silang ilayo sa panganib. Hindi umano dapat mabahala dahil lahat naman ng ulat patungkol sa seguridad ay sineseryoso ng ating pamahalaan at binibigyan ng sapat na atensyon. Jerry Alcantara, UNTV News Worldwide. Formal nang itinurn over ni Police Chief Superintendent Richard Albano ang pamumuno sa Quezon City Police District o QCPD kay Police Senior Superintendent Joel Pagdilaw na nangakong pag-iibayuhin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad kontra krimen. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Naging madamdamin ang pagbaba sa pwesto ni Police Chief Superintendent Richard Albano bilang direktor ng Quezon City Police District. Ayon sa heneral, bagamat hindi masama ang loob, ay naluha siya dahil maiiwan ang trabahong minahal niya at nakasanayan. Gayun din ang mga tauhan na nakasama niya sa loob ng isang taon at siyam na buwan. Lubos din ang pasasalamat nito sa tulong at suporta ng kanya mga tauhan sa loob ng halos dalawang taon. Habang magsisilbing hamon sa kanya ang dahilan kung bakit siya pinalitan sa pwesto. Hindi, siguro, natapos ko naman yung magpapasalamat na ako. Doon ako naiyak. Hindi doon sa pagka-relief ko, hindi yung parang, siyempre dito ako tumira. Mahal ko itong nandito eh. Nangako naman ang bagong talagang QCPD Director na palalakasin niya ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pagsugpo ng krimen. Nais niyang magkaroon ng pamayanang ligtas na makapaglalakad ang publiko kahit sa ang kalye sa Quezon City. Masisiguraduhin ko, pag tumawag itong mga community natin, darating yung police to prevent that crime or i-check yung tao na nire-report. Sinabi pa nito na isang hamon sa kanya ang pamunuan ang QCPD at tiyakin ang kaligtasan ng may 4 milyong residente. Si Pagdilaw at si General Albano ay magkaklase sa PMA Class 1984. Bago maitalagang direktor ng QCPD, si Pagdilaw ay Deputy Director for Operations at Deputy Director for Administration ng QCPD bago ilipat sa Directorate for Integrated Police Operations sa Camp Crame. Samantala, itinalaga muna pansamantala si Albano sa opisina ng Chief PNP. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide!